Naalala mo pa ba ang The Barkads na si Tony Rose Gaida? Ito na pala ang buhay niya ngayon matapos niyang iwan ang mundo ng showbiz. Maaaring marami sa inyo ang nagtataka kung nasaan na nga ba talaga ang dating aktres. 63 years old na ngayong taon si Tony Rose. Siya ay mayroong dugong American, French, Polish at Egyptian. Si Tony ay ang anak ng batikang aktres na si Rosa Rosal, na dating Philippine National Red Cross public servant at FAMAS award-winning Filipino film actress na tinaguriang original femme fatale of Philippine cinema. Taong 1996 nang maging bahagi at maging co-host si Tony Rose sa pinakamahabang noontime show na hanggang sa kasalukuyan ay ipinapalabas pa rin dito sa Pilipinas, ang Itbulaga. Dahil sa likas na talento nito sa TV hosting, ay talaga namang tumatak din ang kanyang pangalan sa mga netizen. Isa rin siya sa mga unang naging parte ng variety show na ito. Matatanda ang lagi niyang katandem noon sa Bulagaan Olympics, si Alan Kay. Subalit, taong 2014 naman nang tuluyan niyang iniwan ang kanyang trabaho bilang isang co-host sa Itbulaga sa loob ng halos dalawang dekada. Bukod sa pagiging batikang TV host, ay sumalang din ito sa pag-arte. Siya ay naging parte ng comedy series na Dade Di Dodo na umere mula 2001 hanggang 2007. Maging sa comedy series na Show Me the Money na pinagbidahan naman ni Pambansang Kamao, Manny Pacquiao, at ang pinakahuli nitong ginampan ng role sa telebisyon ay ang palabas na Pepito Manaloto noong 2010. Noong 2005 naman, ay naging cast din siya ng sikat na fantasy movie na Enteng Kabisote 2 o Kay Cafe Rico, na gumanap bilang Ina Azul. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang buhay sa showbiz, taong 2010 nang magkaroon ng matinding dagok sa buhay si Tony Rose at ang kanyang pamilya. Noong March 19, 2010, nang yumao ang kanyang anak na si Edward James Lim na 27 years old lamang noon. Ito ay matapos mahulog mula sa ikaapat na palapag sa balkonahe ng kanilang kondominium sa Mandaluyong City. Ayon sa aktres, ay aksidente umano ang pangyayari. Sa kabila ng lahat, ay napagdesisyonan nilang i-donate ang dalawang mata ng kanilang yumaong anak sa isang unidentified eye bank bago ito i-cremate. Ang isa niya namang anak sa kanyang ex-husband na si Mooney Lim ay si John Lim. Samantala, kasalukuyang ipinagpapatuloy pa rin ni Tony Rose ang karera sa pag-host. Taong 2011 nang simulan niya ang tahimik na buhay na malayo sa showbiz bilang isang host sa A Song of Praise Music Festival na isang gospel music writing competition na napapanood sa UNTV. Kasama rin niya dito ang kilalang singer na si Richard Reynoso. Bagamat iniwan niya ang pag-hosting sa Itbulaga ilang taon na ang nakalilipas, ay makikitang ipinagpapatuloy pa rin ni Tony Rose ang kanyang passion sa pag-hosting. Ano ang masasabi mo sa buhay ni Tony Rose Gaida?